Isang mapagpalang araw sa ating lahat, brothers and sisters in Christ. I am Sister Leila Rosales at ito ang Speak Talk, Spiritual Talk. Panibagong episode na naman po tayo mga kapatid at nawa po ay ito ay maging karagdagang impormasyon tungkol po sa ating pananampalatayang Katoliko. Tandaan po natin na napakahalaga na matutunan natin ang ating pananampalataya upang sa ganon hindi po tayo maloko o madala ng mga argumento mula po sa mga kapatid natin sa ibang pananampalataya. Brothers and sisters, ang kanilang madalas na katanungan ay, bakit Father ang tawag natin sa mga pare kahit ipinagbabawal daw ito sa Mateo chapter 23 verse 9? Bakit nga pala Father ang tawag natin sa pare? Brothers and sisters in Christ, ang bahaging tinutukoy sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo ay dapat basahin sa kanyang konteksto. Hindi po dapat ihiwalay ang teksto o yung text sa kanyang konteksto o totoong sinasabi. At kung babasahin at iintindihin ng husto ang bersikulong ito sa Biblia, ang tinutukoy ni Jesus ay ang kapalaluan ng mga eskreba at pariseo na purong pagmamalaki at pagpaparangya ang ginagawa. Nais nilang pagpugayan sila, tawagin guro at ama ng lahat ng tao. Ganito ang nais ng mga eskreba at pariseo kung paano sila ituring ng mga tao. Maging ama ng lahat ng tao, maging guro ng lahat ng tao. Sa verse chapter 11 verse 12, ay makikita natin ang buod ng bahagi ng Ebanghelyo na ito. Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Tingnan po natin ang konteksto. Hindi tama na ihiwalay ang sitas at bigyan ng ibang interpretasyon. So bakit nga ba Father ang tawag natin sa pare? Sapagkat siya ang nagluwal sa atin sa buhay espiritual sa tubig ng binyag. Ang isang pare ay tinatawag na ama sa larangang espiritual. Sa madaling salita, ang mga pare ang minister sa sacrament of baptism. Therefore, siya ay ama din natin sa espiritual. Tinawag ni San Pablo si Timoteo na kanyang anak sa Filipos chapter 2 verses 22 at Timoteo chapter 1 verse 2. Tinawag din niya ang kanyang sarili na amang espiritual sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinangaral niya sa kanila sa 1 Korinto chapter 4 verse 15. Maging sa lumang tipan, makikita natin na may mga banal na tao na nagpatawag na ama na hindi naman nila kaano-ano. Basahin natin ang mga bersikulong ito na nagpapatunay na hindi masama ang magtumawag ng ama sa ibang tao. Sa ikadalawa ng hari, chapter 2 verse 12, tinawag ni Eliseo si Elias na ama kahit hindi naman niya kamag-anak. Kitang-kita ito ni Eliseo, kaya't napasigaw siya, "Ama ko, ama ko, magiting na tagapagtanggol ng Israel na wala na sa paningin niya si Elias." Ikalawang bersikulo, ang Hope chapter 29 verse 16. Nagsilbi ako sa ama ng mga may hirap kahit hindi kilala ang aking nililingan. Nakita natin na wala naman talagang problema sakaling tawagin Father ang mga paring Katoliko. Basta nasa tamang konteksto. Again, ang pagtawag ng Father o Ama sa mga paring Katoliko ay hindi po mali. Ang tinutukoy po sa talatang ito sa Biblia na ginagamit po ng mga kapatid nating Protestante ay mali ang interpretasyon o hindi nila binuo ang konteksto. So, wala pong mali kung tinatawag nating Father ang pare natin. Again, I am Sister Leah Rosales at ito ang Speak Talk, Spiritual Talk.